So our topic for today will be lifestyle. So in my previous vlog, I believe that's around December. Marami kasi nagtatanong and medyo ang daming views hindi ko inexpect with my how to spot TW Steel watch for fake versus original. Okay? So doon kasi wala akong pinakitang actual watch. So dahil nga I am in a buying and selling of TW watch here sa Pampanga. So unfortunately naubusan ako noon. So meron tayo ngayon, hiniram ko muna sa isa sa mga buyers ko na kaibigan ko na watch, para at least meron tayong pinaka quick guide, kasi even though na-discuss ko na lahat, syempre iba pa rin na nakikita ninyo in actual yung isang, meron kumbaga, meron tayong sample. Okay? So in this vlog, it is more detailed and very quick lang naman. Wala naman masyadong palabok. So let's start. Okay, so normally ganito yung packaging ng isang TW Steel watch. So ako, kapag nagle-legit check or bago bumili ng isang watch, hindi ko masyadong tinitignan yung box, kasi madali na lang ma-fake yung mga box. Pwedeng original yung box, tapos yung watch pala eh fake. So more on nag-focus tayo dun sa original, kumbaga sa laman ng box. Okay? Yan. Ganyan yung packaging niya. So kapag ganito siya, normally galing sa ibang bansa yung watch. So sa US to na nabili. And then, second box siya. Okay. So, hindi dahil na ganito yung packaging na binili ninyo, eh, original yung watch ninyo. Hindi. Kasi, maraming nagkalat ngayon sa Shopee and online claiming that they are original watch. Pero, kapag pinakita na yung actual watch, eh, fake pala. Okay. So, ano nga ba ang titignan sa isang watch? Okay. This sample is TW Steel Pilot Edition. Okay, para lang alam niyo, iba-iba kasi yung edition ng mga TW Steel watch. Nag-umpisa sila sumikat sa Canteen Edition. So yun yung pinaka-isa sa mga sikat nilang watch. Up until now, marami pa rin naghahanap. Kaya yun yung mga madalas na fake nilang watch. And meron din tayong mga watch na fake na, madalas ko nakikitang fake eh TW Steel Canteen, mga Pilot, medyo very meron mga ilan-ilan eh, kasi very konti lang yung nilabas nilang ganito eh. More on marami yung mga Canteen edition na watch na inano nila nilabas. So and then Maverick din, and yung mga Grandeur na rubber strap. Okay. So, ito yung packaging. Yung actual watch. Okay. So, ano ba yung tinitignan kapag bago ka bumili ng isang TW Steel watch? Okay? Number one, ito, face. So, normally, may mga Chronos yung iba. Pinaka tinitignan ko dyan, try to search yung, halimbawa, may binibili kayong certain design. So, may mga code naman kasi yan. So, hanapin mo yung pinaka-original na design niya sa online, sa Google, and doon mo ipag-base yung image. Normally, nagkakamali yan dito sa font ng TW Steel or font ng 100 meters or yung minsan yung mga ano tawag dito, yung day-date, kumbaga yung date nila sa loob, mga font, then yung mas madalas na nagkakamali dito sa face eh. Yun yung pinaka- tinitingnan nyo dapat na number one. Okay, and then ito ring moving arms nila, na clock hand, tinitingnan din yan. Minsan, iba yung pagkaka-color or whatsoever. Okay, and then yung sa face pa rin, itong pinaka-face niya, madalas, yung coating nila, medyo parang sobrang shiny. Ito, tingnan mo. Ito lang yung shiny sa ano niya.
Pero yung dito, hindi ganoon na ano, parang yung pagkakakot niya eh, medyo parang matte. Matte siya, tingnan mo. Pero ito lang yung ano niya. Ito lang shiny. Pero madalas sa mga fake na ano, even sa mga bakal na design, very very shiny, parang low quality na metal yung ginamit nila. Okay? Number 2, parati ko sinasabi, kapag leather strap tayo. Okay? Ito. Itong dalawang buttons na to. Mapapansin ninyo, flat lang siya. Pero madalas sa mga design na fake, eh, para siya may patusok sa itaas. Yung dito niya. Or kahit na ganyan mo lang, para siyang meron siyang ano eh. Para siyang merong patusok kapag fake. Ito, mapapansin mo talaga, round na parang flat na ano lang siya. Okay, hindi dahil merong genuine leather na nakalagay dito, eh, legit na yon, hindi. Dito, madalas sila nagkakamali na hindi pa nila na perfect. And then, yung leather nila, madalas mas makapal pa dito. Ito, makapal na to eh. Pero madalas mas makapal pa dito. Normally, baka magdagdag ka pa ng 0.something centimeter dito. Madalas, sobrang kapal. Kasi, one time, nagtry akong bumili. Fake pala siya. Kasi nga, bago pa lang yung Maverick Edition noon, hindi ko pa alam. And dahil katiwala ako yun bumili, hindi ko alam. Fake pala. Kasi they're claiming na original siya. Okay, that's na number 2 na tinitingnan. And then, kung metal, kung bracelet naman, metal bracelet, eh, pares din naman. Normally, katulad dito sa sinabi ko, normally dito, hindi siya sobra dapat na shiny eh. Parang, mapapansin mo naman din talaga siya. So, kung bago-bago ka pa lang, normally, dito ka magtingin. And, lastly na tinitignan kasi dyan, is yung back panel. Mapapansin mo, gold yung sa harap, gold din sa likod. Diba? So, eh, yung madalas, yung iba, silver. So, wala pa ako nakita na original na gold sa harap, tapos silver sa likod eh. So, normally, kapag silver yung dito, silver yung dito. Pero kapag gold yung sa harap mo, gold din yung dito niya. And ito, kung mapapansin mo, yung pagkakadetail ng tatak ng TW Steel na logo and yung pagkakadesign niya, eh, pulidong-pulido. Yung iba kasi, para lang siyang, kapag ginanyan mo, parang flat lang siya, para lang siyang in-engrave na ganito, itong water resistant, ganun lang yung tatak ng iba eh. And yun nga, yung iba, hindi sila ano. Yung mapapansin mo dito sa ano, mga code-code, TWST405B, kasi 50mm yung ganito. Yung walang B, normally, yun yung mga 45mm. Sinasabi nila, ay mali yung code, ganyan-ganyan, fake. Eh kasi nga, yung iba yung code ng 45mm na watch sa 50mm na watch. Okay? Ganun siya. Okay? So, I hope kung may mga questions pa kayo, pwede kayo pa-legit check sa akin. Ting sample lang naman ng detailed watch. Okay? So, I hope marami kayo natutunan. If you're new to my channel and okay kayo sa TW Steel How to Spot the Fake versus Original, don't forget to like the video, subscribe my channel, and ring the bell button so that you can be updated in all of our videos. Bye!